sa video na ito ngayon, ano ito yung tatlo nga, diba? Ano yun? Good morning! It's 8:30 AM. Ito nga pa yung construction natin. Hello sa Somo Construction. Sa video na ito ngayon, ano ito yung tatlo nga, diba? Ano yun? I-discuss natin ngayon sa video na to kung paano mag-layout ng fence. Tsaka i-discuss din natin dito kung ano yung mga dapat tandaan. Kung meron kayong gustong bakuran na property nyo, o kaya gusto nyo bakuran yung nililigawan nyo, ito, magagamit nyo to. Tara! Una sa lahat, titingnan muna natin yung plano natin. Kung saan yung part na babakuran natin. So, ito siya. Yung site development plan. Dito meron na tayo. Ito meron na rin. Ang wala, ito. Ito pa, tsaka ito. Pero ang layout natin ngayon is ito, itong part na to. Hello nga pala kay Architect Joyce Colin Somo, yung gumawa ng plan na to. Tsaka kay Engineer John Benedict Somo, sila yung may-ari ng company natin. Ito yung part na ililayout natin. Ayan. Simula dyan hanggang dun sa kabila. Dahil alam na natin kung nasan yung babakura natin, kailangan siguraduhin natin yung property line natin eh tama. So ito yung markings ng subdivision, itong pako na to, galing dito papunta dun sa muhon. So ito yung muhon natin. Ayan. Dito sa point na to, dito tayo maglalagay ng ano, ng hulog natin. Kasi yan ay yung pinaka sulok ng property line natin. Bago tayo mag-layout, kailangan siguraduhin muna natin na malinis yung paligid para maiwasan natin yung error. Okay. Dahil meron na tayong fence sa kabilang side, kinuha natin yung level niya para sigurado yung ilalagay nating fence ngayon is pantay sila. Ang taas niya, no? Diba, mataas siya, Mark, ano? Pero sa parte doon, medyo mababa. Mag-subscribe ng house channel. Yan. Next step natin, yung butterboard. Kailangan natin yan para pagka naghulog tayo ng para sa reference natin. Kailangan din nating i-check kung nasa hulog yung reference natin o yung tansi natin para sigurado na hindi lalabas sa property line yung itatayo nating fence. Ngayon, sinusukat naman nila yung pagitan ng mga poste natin at sinisigurado na pare-parehas ito. Ito na, na-layout na natin. Yung mga red na plastic na yan, ang markings yan. Yan yung mga distance ng columns natin. So, standard lang tayo sa fencing natin na every 3 meters. Yan ang distance ng column. Yan. Sinimula na nilang hukayin to. Ang hukay natin is 80 by 80. Konting review lang tayo about dun sa mohon natin. Mohon, nasulat muna natin. Mohon or mohon, meron pang iba. Ganito siya. Pero lahat yan, ibig sabihin lang yan is landmark. Ayan. Landmark para sa property line. Tapos, ang itsura ng mohon natin ay cylinder siya. Yung nakita natin na mohon, hindi ko lang siya nasukat ng actual, pero ang tansya ko, nasa 4 to 5 inches yung diameter niya at yung height niya is mga nasa
siguro mga 15 inches yun. Kaya lang dun sa na-search ko, ang lumang muhon daw ay 15 cm ang diameter at ang height niya is 60 centimeters. Yan. So ibig sabihin, yung luma pala is mas mahaba kaysa dun sa nakita ko na nakalagay dun sa property line natin. Mas mahaba siya. Siguro kasing haba ng pasensya ng girlfriend mo. Yun. May ganun pa tayo, no? Yan. Tapos sa, ano natin, sa top view, bilog siyang ganyan. Meron siyang tuldok sa gitna. At meron siyang nakasulat na PS. Ano ibig sabihin ng PS? Tinanong ko yung geodetic na kaibigan natin. Ang PS daw ay, ibig sabihin ng PS ay, private survey. Yan. Tapos yan, yung tuldok na to, kung nakita nyo to, pinakita ko to dun sa video natin, tinuro ko to sa video natin, na dyan yung tayo naguhulog. Kasi, bakit? Dahil, ganito yan. Halimbawa, ito yung property natin. Yan, ganyan yung property. So, sa mga sulok ng property natin, doon natin makikita yung muhon. Yung muhon na yan, nakagitna yan doon sa mga intersection ng kada sulok natin. So, halimbawa, itong side na to, palakihin lang natin. Kung ito yung muhon, meron siyang tuldok sa gitna, ganito yan. Pag nag-layout tayo, di ba maglalagay tayo ng butterboard dyan, kasi ito nga yung kukunan natin. Ang kailangan nating line is ito at saka ito. Dito tayo naglalagay ng tanse sa tapat ng bilog. Ganon din sa kabila. Yan. Bakit dyan? Sa gitna na yan. Kasi, ang sakop lang ng property natin ay itong area na to. Yan. So, dito yan. Sa may part na to. Yan. Itong one part na to, ito lang yung sa atin. Itong ibang part na to, itong area na to, paano ba? Baligtarin rin natin. Yan. Hindi na sa atin yan. So, ito is dun sa kapitbahay natin dito. Ito yung kapitbahay natin dito. At ito yung kapitbahay natin dito. Kaya, kailangan na maging maingat tayo kapag mag-layout tayo ng fence natin. Para sigurado na hindi tayo makakasakop ng property ng iba. Bakit hindi pwedeng nakasakop ng ibang property? Kasi pwede tayong kasuhan kung sakaling mangyari yun. Yun lang. Ayan na, nakapag-layout na tayo. Ito yung part 1 ng video natin para sa fence. So, sunod, ano naman natin is yung excavation and reinforcement. Yan na muna sa ngayon. Bye-bye!